Good day mga ka-sports natin dyan. Kapapasok pa lamang na balita, Akari Chargers umatras nga sa VVL Invitational Conference 2024 na kung saan next week na nga sana gaganapin. Nakakagulat nga itong balita. Madalas talagang mag-trending ang nasabi nating Akari Chargers matapos nga na sila lang ang pinagpiestahan ng netizen nang nakalaban nila ang PLDT. Ngayon, eto na naman, may pasabog ang nasabi nating Akari Chargers dahil mukhang sinabayan nga nila ang PLDT. Alam naman natin na iilan lang nga ang kalahok sa PVL Invitational, yung mga pasok nga lang sa Magic 4. Pero eto, ang tinagurian ngang malakas na team na Akari Chargers ay umatras na. So paano na lang to mga ka-sports? Iilan na lang silang maglalaban-laban sapagkat wala na ngang PLDT. Bagamat pumasok nga ngayon, kapalit ng PLDT ang Farm Fresh Foxes, ngunit sa pag-atras naman ng Akari Chargers, sino kaya sa kanila ang papalit? At ano't ano ba ang mga tunay na dahilan kung bakit umatras ang Akari Chargers? Yan ngayon ang ating pag-uusapan. Pero bago ang lahat, subscribe ka muna. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na! Nagulat nga ang mga fans ng Akari Chargers sapagkat umatras nga ang kanilang paboritong team at hindi lang yan, ang buong sambayanan na mahilig nga sa sport ng volleyball ay nabigla sa pag-atras ng Akari Chargers. Sa ngayon nga ay nasa Pilipinas na ang team ng Japan kung saan didepensahan nga nila ang kanilang titulo pagdating nga sa VVL Invitational Conference. Sayang dahil umatras nga ang Akari Chargers, ito sana ang pagkakataon nila para mapatunayan nila ang kanilang angking kagalingan at lakas. Ngunit katulad nga sa ibang team ay umatras din ang nasabi nating Akari Chargers. Matatandaan nga natin na naging kontrobersya ang issue ng laban nila ng PLDT at nagprotesta nga ang PLDT at na-reject nga ito ng pamunuan ng VVL, kung kaya sa ngayon ay nagpasa rin sila sa management ng VVL na umatras nga sila ang PLDT at hindi sila a-attend nga sa VVL Invitational, pero iginiit nila na hindi ito dahil sa laban ng Akari, yung kontrobersya nila na issue. Ito ay kadahilanan kasi na meron nga silang injuries. Pero eto ngayon, sumabay rin ang Akari Chargers at nagpaalam na nga rin sila sa pamunuan ng VVL na hindi rin sila makakalahok sa paparating na VVL Invitational Conference. At katulad ng PLDT, gayon rin ang nirason ng Akari Management na kung saan marami rin silang mga players na meron injury. Yan rin ang kanilang naging rason kung kaya hindi natin masisilayan ang PLDT High Speed Hitters at Akari Chargers sa gaganapin ngang laban sa VVL Invitational Conference. So sa kasalukuyan ay talagang ang maglalaban-labang lang ay ang Iskola ng Thailand, Gremlin Cool Smasher, Signal HD Spikers, Farm Fresh Foxes na kapalit nga ng PLDT at ang defending champion na Kurashiki Ablaze. So hihintayin na lang natin kung sinong team ang papasok na kapalit nga ng Akari Chargers sapagkat ang PLDT ay meron na ngang kapalit ang Farm Fresh Foxes. Sa tingin nyo, sino kaya ang team na papalit sa Akari dahil hindi raw sila lalahok ngayon nga sa PVL Invitational? Well, ano kaya ang tunay na dahilan? Yan ba talaga? Or baka may malalim pa? Kung anuman ang dahilan, bahala na sila dyan. Basta, good luck na lang sa team na mga kalahok sa VVL Invitational Conference. Atin pa rin suportahan yan dahil ngayon week na rin yan pagkatapos-tapos lang ng Battle for Gold ng Akari at Creamline. Magsisimula rin kaagaran ang VVL Invitational. Kaya good luck sa lahat ng team na kasali.
At syempre, manatili kayong tumutok sa ating YouTube channel para hindi kayo mahuli sa lahat ng mga magiging kaganapan sa games ng VBL Invitational Conference, sabagkat madalas nga tayo mag-a-update dyan. Kaya't ano pang hinihintay nyo para hindi kayo mahuli sa lahat ng mga kaganapan pagdating sa volleyball, subscribe na kayo. Thank you so much. God bless.